pagpapatawad. Isang salitang madaling bigkasin ngunit mahirap gawin. Kaya mo nga bang magpatawad, kabarangay? Kaya mo nga bang ibigay ito sa isang taong sumira ng iyong buhay? Ngayong araw ay aalamin natin kung gaano nga ba kahirap ang magpatawad. Ako po si Papa Dudut at ito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, tawagin mo ako sa pangalang Trina. Ako po ay bunso sa aming tatlong magkakapatid. May kaya po ang aming pamilya. Kaya bata pa lamang ako ay nakukuha ko na ang lahat ng aking gusto. Si Papa ay isang contractor ng malalaking mga building, kaya malaki ang kinikita niyang pera. Si Mama naman ay businesswoman na nagbebenta ng mga alahas. Ako po ay nag-iisang babaeng anak, kaya naman overprotective kumbaga ang mga kuya sa akin. Nasa high school pa lamang ako noon ay marami na ang nagkakagusto sa akin. Dahil hindi naman po sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay marami nang nakapagsabi na maganda raw po ako. May mahabang buhok na may pagkakulot at mga bilugang mata na may mahabang pilik mata. Papa, si Trina o, pagsabihan nyo nga po yan dahil feeling ko po may boyfriend na yan. Panunokso sa akin ni Kuya Red nang minsang dumating ako sa bahay na medyo madilim na. Totoo ba yon, Trina? Ang sabi naman ni Papa na mukhang seryoso talaga. Hay naku pa, huwag ka pong maniwala dyan kay Kuya. Ako magpapaligaw? No way! Ang pagtatanggi ko naman. O basta anak ha, no boyfriend muna habang nag-aaral ka. Ang sabi naman sa akin ni Papa. Kahit na busy yan sa kanyang trabaho si Papa, ni minsan ay hindi yan nagkulang ng oras sa amin, Papa Dudut. Kahit kay Mama. Masaya ang aming pamilya. At wala na nga akong ibang mahihiling pa. At dahil nga sa pagiging bunsong babae, ay hatid sundo ako nila Kuya. Minsan naiinis na rin ako dahil parabang sinasakal nila ako masyado. Kaya naman nang makita ko si Kuya sa may gate ng school, ay hindi ko siya pinansin. Hoy Trina! Trina! Malakas na tawag ni Kuya sa akin, pero hindi ako lumilingon. Trina! Yung kuya mo yata yun o, andyan siya para sunduin ka. Para ka namang elementary. Ang sabi sa akin ni Jasmine, nakaklasiko, sabay tawa nito. Ewan ko sa'yo, hayaan mo na lang at huwag mo na lang pansinin. Ang sabi ko naman sa kanya, pero maya maya pa ay nakita ko na si kuya na papalapit sa amin. Kaya naman wala na rin akong nagawa. Kanina pa kitang tinatawag pero parang wala kang naririnig ah. Gusto mo atang isumbong kita kay Papa? Ang panunumbat naman sa akin ni Kuya. E di isumbong mo. Ako naman ang kakampihan ni Papa eh. Hindi ba paborito niya ako? At saka bakit ka ba nandito? Hindi na ako bata para sunduin at ihatid pa. Ang sabi ko sa kanya na may halong pagkainis na. Aba Trina ha, ang lakas na ng loob mong magsalita ng ganyan. Umayos ka nga. Ang sabi naman niya sa akin. Nang mapansin kong pinagtitingin na kami ng mga tao, ay tumigil na ako at sumama na ako kay Kuya. Minsan talaga Papa Dudut ay hindi ko maiwasang mainis dahil sa pagiging overprotective nila sa akin. High school na ako pero pakiramdam ko ay nasa elementarya pa lamang ako na kailangang diktahan kung ano ang dapat kong gawin. Alam kong para sa akin din naman ang lahat ng yon, pero syempre kahit papaano ay gusto ko din naman na maging malaya.
yung wala bang iniisip? Mayaman nga kami pero pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawla. At hindi ko alam kung paano ako makakalipad at makakalaya. Tama ang sabi nila. Walang permanente sa mundo. Akala ko papadudot ay tuloy-tuloy na ang pagiging masaya ng aking pamilya pero nagkamali ako. Bakit wala pang mama mo? Ang tanong sa akin ni Papa pagdating niya sa bahay. Ewan ko pa. Akala ko nga kasabay niyo na siya eh. Ang sabi ko naman. Napakunot noo si Papa. Ngayon lang nagabihan ng mama mo ah. Ang sabi pa nito sa akin. Napansin ko ang pag-aalala sa mga mata ni Papa. Pero maya-maya lamang ay nakita ko na si Mama sa may pintuan. O mahal, akala ko kung saan ka nagpunta. Kanina ka pa naming hinahanap. Ang sabi ni Papa kay Mama. Ngumiti si Mama. Hindi naman ako mawawala. Kayo talagang mag-ama oh. Akala mo naman kung tatakasan kayo lagi eh. Ang sabi niya sa amin. Hindi ko alam pero parang may mga laman ang sinabi ni Mama. Hindi nga nagsalita noon si Papa kaya naman napansin kong parang may iba sa kanilang dalawa. Pagkatapos naming kumain ay nakita ko si Papa sa labas ng terrace na parabang balisa kaya naman lumapit ako sa kanya Papa Dudut. Pa, okay ka lang po ba? Tanong ko sa kanya. Umakbay ito sa akin. Ang anak ko talaga naglalambing na naman kay Papa. Ano bang gusto ng dalaga ko at baka bagong damit at sapatos? Kaya ba masyado kang maglambing ngayon? Ang sabi nito sa akin na napansin ko sa kanyang mga mata ang pilit na pagtago ng mga emosyong hindi niya mailabas. Oo pa, gusto ko ng damit at bagong sapatos, sagot ko. At ngumiti ito, kahit hindi yun ang gusto kong sabihin ay napilitan na lamang ako. Ang totoo niyang kasi ay gusto kong tanungin si Papa kung okay lang sila ni Mama. Kaya lang ay ayaw ko namang manghimasok sa usapan ng aking mga magulang. Lahat ng gusto namin ay aming nakukuha pero hindi lahat ng makakapagpasaya sa iyo ay mabibili ng pera. Dumaan muna ako sa mall para bilhin ang sapatos at damit na gusto ko. At habang naglalakad ako papadudot, ay laking gulat ko nang makita ko si Mama. Masayang masaya ito at posturang postura at mukhang nagpalit ng damit dahil hindi naman yon ang suot niya paglabas ng bahay. Mas maikli ang suot niya, na palda at naka-lipstick din ito. At ang mas kinagulat ko papadudot ay may kasama siyang lalaki. Isang lalaki na mas bata pa sa kanya. Halos manginig ako sa aking mga nakita. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ko alam kung ano nga ba ang tamang gawin ng mga oras na yon. Kung lalapitan ko ba siya para tanungin kung anong ginagawa niya dito, o hahayaan na lang siya para hindi na sila magkagulo pa ni Papa. Gulong-gulo ang isip ko. At mas lalo akong nakaramdam ng inis nang makita kong umakbay ang lalaki kay Mama at hinalikan siya. Kaya pala halos gabihin na si Mama sa pag-uwi dahil may kasama siyang iba. Kaya pala napansin kong hindi na halos sila nag-uusap ni Papa dahil sa mga pinaggagawa niya. Nakaramdam ako ng puot kay Mama. At dahil na rin sa sobrang pagkainis ko ay hindi na ako tumuloy pang bumili ng sapatos at ng damit. Ang daming tanong sa isipan ko. Kung bakit at paanong nagawa ni Mama yon kay Papa? At lalo na sa aming mga anak niya. Hindi naman nagkulang si Papa sa pagmamahal kaya naman sobra akong naiinis kay Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Kung hahayaan ko na lang ba ang mga nakita ko o ipagtatapat ang katotohanan kay Papa. Sa bawat araw na nagdadaan ay hindi ko maiwasan ang magdamdam kay Mama. Halos hindi ko na siya kayang kausapin dahil sa mga nakita ko pero ayokong makahalata si Papa. Ang mga nakita kong pagtataksil ni Mama ay hindi pa natapos doon. At isang mas mabigat na kasalanan ang nakita ko. Papauwi na ako ng bahay noon. Maaga akong umuwi dahil sa mga projects na kailangan kong tapusin. Kaya nauna na ako at sinabihan ko na lang si Kuya na huwag na niya akong daanan pa sa school.
Mga bandang alas 5 na yun ng hapon. Nagtaka ko dahil nakasarado ang buong bahay. Mabuti na lamang at may dala akong susi. Kaya nabuksan ko ang pintuan sa kusina. Umakyat ako sa kwarto ko nang makarinig ako ng kaluskos, kaya naman minabuti ko na nabuksan ang bakanting kwarto. Kung saan ay narinig ko ang tunog. Pagbukas ko ng pintuan, doon ko nakita ang pangyayari na naging rason para tuluyan ko nang kamuhian si Mama. Nakita ko siya kasama ang kanyang kabit na mas bata ng halos isang dekada sa kanya. Nanlumo ako, Papa Dudut, at halos mapaupo ako sa sobrang panghihina. At hindi ko halos maibuka ang aking bibig para pagsalitaan si Mama. Trina, anong ginagawa mo dito? Ang gulat na tanong ni Mama sa akin. Agad nitong kinuha ang damit niyang nakalapag sa sahig. Ma, paano mo nagawa to? Ang malumanay kong tanong sa kanya. Pinilit kong magsalita, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko kapag hindi ko nasabi ang lahat ng iyon kay Mama ay baka sumabog ang puot sa puso ko. Anak, wala naman kaming ginagawang masama ng Kuya Roger mo. Ang pagkukubli pa ni Mama. Makikita mo sa kanyang mga mata na parabang wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Ma? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pinagtaksilan mo, hindi lang si Papa kundi pati na rin kaming mga anak mo. Hindi ko akalain man na magagawa mo sa amin to. Ang sigaw ko sa kanya, nagalit na galit na. Anak, please, isikreto mo muna ito. Ang pagsusumamo ni Mama na itago ko ang kanyang kapusukan. Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam kung saan nagkulang si Papa. Halos ibigay na niya ang lahat sa iyo pero kulang pa rin. Alam mo makakasira ng pamilya natin to pero ginawa mo pa rin, Ma. Bakit mo nagawa sa amin to? Ang sabi ko sa kanya. Tuluyan na ngang tumulo ang aking mga luha, Papa Dudut. Pero si Mama walang ginawa para mawala ang galit ko sa kanya. Huwag ka nang magdrama dyan, Trina. At huwag na huwag mong sasabihin sa Papa mo ang mga nakita mo dahil kapag ginawa mo yun, iiwan ko kayo at sasama na ako kay Roger. Nagkakaintindihan ba tayo, Trina? Ang sabi ni Mama sa akin. Napaka walang hiya niyo, Ma. Ako pa talagang tinakot ninyo. Wala akong pakialam kung sumama ka sa lalaking yan. Parehas kayong walang kwenta. Ang sabi ko sa kanya at hindi ko na napigilan ang galit ko, Papa Dudut, kaya naman napalakas ang panunumbat ko kay Mama. Sige, sabihin mo sa Papa mo para malaman natin kung ano ang mas mahalaga sa kanya. At huwag na huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Trina, ha? Mama mo pa rin ako. Ang sabi nito sa akin. Wala akong inang kagaya mo? Ang sabi ko sa kanya, sabay takbo at pasok sa kwarto at sarado ng pintuan. Iniyak ko lahat ng aking nararamdaman at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung sasabihin ko ba lahat kay Papa para maghiwalay na sila ni Mama at haya na lamang na mawalan kami ng ina o itago ang lahat ng aking mga nakita. At magpakamartir para lang hindi kami mawala ng isang ina. Gulong-gulo ako, Papa Dudut. At hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa kagustuhan ko, Papa Dudut, na maging maayos pa rin ang aming pamilya, ay itinago ko ang lahat ng lihim ni Mama. Ngunit nagkalamat na rin ang aming pagsasama na hindi talaga tulad ng dati. Dahil sa sama ng loob ko, Papa Dudut, ay nabarkada ako hanggang sa tumungtong ako ng kolehiyo at kung sino-sinong tao ang aking nakasalamuha. At sa pagiging pabaya ko, bumagsak ang lahat ng subjects ko. Anak, ano bang nangyayari sa'yo?
ang sabi sa akin ni Papa na noon ay nag-aalala. Pa, pwede ba? Pagod ako, magpapahinga na ako. Ang sabi ko naman sa kanya na tila baga wala akong ganang makipagtalo. Hindi ka naman ganyan dati, anak eh. Kung may problema ka, sabihin mo na. Ang sabi ni Papa na tumaas ang boses. Pa, wala akong panahon para makipag-away sa inyo. Masyado na ako madaming iniisip kaya utang na loob, pa. Ang sabi ko naman dito. Hindi ako nagpahalata, Papa Dudut, na lasing ako dahil kapag nagkataon ay mas doble pa ang magiging galit sa akin ni Papa. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Hindi ka naman ganyan dati eh. At hindi ko maintindihan kung ano ba talagang nangyayari sa'yo, anak. Ang sabi ni Papa na noon ay nakita kong punong-puno ng pag-aalala. Pa, bukas na lang tayo mag-usap. Matutulog na po ako. Ang mahinahong kong sabi sa kanya. Pagdating ko ng kwarto, Papa Dudut, ay napahagulhol na lamang ako dahil sa lungkot. Gustuhin ko man na sabihin lahat kay Papa ang aking mga nalaman pero hindi ko magawa dahil ayokong masira ang aming pamilya. Ilang beses pang naulit ang maling ginawa ni Mama hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti na pala kaming nababaon sa utang. Nakabuntis ang panganay kong kuya kaya naman hindi na siya nakapagtapos pa ng pag-aaral. At ang pangalawa ko namang kuya ay nalulong sa pinagbabawal na gamot kaya wala na rin ngayon sa amin at hindi ko nakasama. Ang bilis lumipas ng panahon at ang dati naming maginhawang buhay ay parabang naglaho na parang bula. At ang dati naming masayang pamilya ay tuluyan na rin nabaon sa pighati. Si Mama ang sinisisi ko sa lahat ng mga nangyari sa aming pamilya. Dahil minalas kami dahil sa kanya. Ang kabit niya ang siyang lumustay ng aming ipon sa bangko. Hindi na rin makapagtrabaho si Papa dahil pinagbintangan siyang nagnakaw sa kanilang kumpanya. Walang araw, Papa Dudut, na hindi ako umiiyak at sinisisi ang lahat ng ito kay Mama. Pero wala na akong magagawa. Nandito na ito. Lumipat kami sa mas maliit na tirahan dahil pati ang bahay na naipundar ni Papa ay hinila na rin ng bangko dahil sa aming mga pagkakautang. Tumigil na muna ako sa pagtatrabaho at humanap ng ibang mapagkakakitaan. Minsan kapag napag-iisa na lamang ako ay naalala ko ang masasaya naming sandali noong maayos pa ang lahat sa aming pamilya. Sa tuwing nakikita ko si Papa na walang imik at nakatulala, ay gusto ko siyang yakapin at sabihin ang lahat ng katotohanan, pero hindi ko magawa dahil ayokong madagdagan pa ang pinapasan niyang problema. Hindi mangyayari ang lahat ng ito dahil kay Mama. Siya ang sumira ng aming pamilya. Kaya kahit kailan ay hinding-hindi ko siya mapapatawad. Lumipas ang halos 3 taon at naging walang kwenta na ang buhay ko. Naging patapon na ako at wala nang kinabukasang iniisip. Sumama ako sa iba't ibang klase ng tao. Mga kaibigan, akala mo'y totoo sa'yo pero ang hindi mo alam ay sinasaksak ka patalikod. May mga kaibigan na nandyan lang kapag kailangan ka lang. Pero kahit papaano ay meron din mga taong handa kang tanggapin nang walang wala ka na. Nabaon kami sa utang, Papa Dudut. Nagkasakit din si Papa ng renal cancer at kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Hindi na kayang tustusan pa ng magulang ko ang aking pagkukolehiyo. At ang naipon naming pera ay naubos na rin dahil hindi pala nababayaran ni Mama ang mga nahihiram namin sa bangko. Ang magandang buhay namin, Papa Dudut, ay unti-unti nang gumuho. Kami na lang ang naiwan ni Papa na magkasama sa bahay. Ang dalawa kong kuya ay iniwan na rin kami dahil sa kanilang pamilya. Masyado kaming naging kampante
na panghabang buhay na magiging malakas ang negosyo ni Papa, kaya naman wala kaming pakialam kung magkano ang lustayin naming pera. Sa tuwing sasama ako sa aking mga barkada para uminom at maglakwad siya, ay nakikita ko si Papa na nakasilip sa aming bintana. Nakatingin lang siya sa malayo at malalim ang kanyang iniisip. Naaawa ko sa kanya, Papa Dudut. Pero ayokong mamroblema. Masama na kung masama, pero mas gusto kong magpakasaya kasama ang aking mga barkada. Oy Trina, tama na yan, lasing ka na eh. Ang narinig kong sabi ni Sarah. Nasa isang bar kami noon, Papa Dudut. Malakas ang sigawan ng mga taong nagsasaya at madilim, pero hindi mo mararamdaman na ikaw ay nag-iisa. Hayaan mo na ako. Ngayon lang naman eh. Ang sabi ko naman sa kanya. Bahala ka na nga dyan. O paano, doon muna ako sa kabilang table ha. Maghahanap ako ng kasama, yung matino, hindi gaya mo. Ang sabi nito sa akin, sabay tawa. Hinayaan ko na lamang siya at ganon naman sila. Lagi na lang nangiiwan. Kapag mahina ka na, imbes na tulungan ay hahayaan ka lang nilang mabaon ng buhay. Hi miss, ang sabi sa akin ng isang lalaki na halos hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa sobra ko ng kalasingan. Hindi ako umiimik at hinayaan ko lang ito na magsalita. Tara labas tayo, ang sabi nito. Sige tara, dalhin mo na lang ako sa tahimik na lugar, ang sabi ko sa kanya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang nag-udyok sa akin na pumayag na sumama sa isang tao na hindi ko naman talaga kilala. Siguro ay gusto ko lamang ng atensyon. Gusto ko ng isang taong makakaramay ko sa pinagdadaanan kong kalungkutan. Dinala niya ako sa isang hotel. Wala akong alam kung ano bang mangyayari ng gabing yon. At hindi ko pa rin makita ang mukha niya dahil na rin siguro sa kalasingan. Iba-tiba ako sa iyo, miss, ha? Mabilis ka naman pala, mapapayag eh. Ang narinig kong sabi niya. Unti-unti niyang tinanggal ang buton na suot ko. Anong ginagawa mo? Ang noon ay mahina kong sabi sa kanya. Ako ang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang sabi nito at nakaramdam ako ng takot, Papa Dudut, dahil sa totoo lang ay hindi naman ako ganung babae. Hinalikan niya ako at hinawakan ang aking kamay. Kuya, maawa ka na sa akin, ang sabi ko, pero hindi siya nakinig. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Diba? Ito naman ang gusto mo, miss. Pinagbibigyan lang kita, ang sabi nito. Hindi kuya, tama na, please. Ayoko po, tama na. Halos mangiyak-ngiyak na ako sa mga nangyayari, Papa Dudut. Pilit ko siyang nilalabanan pero masyado siyang malakas. Hanggang sa wala na akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Wala akong lakas para ipaglaban ang aking sarili. Napaluha na lamang ako. Biglang bumalik sa aking mga alaala ang masasayang kahapon namin nila Mama at Papa. Walang problema at maginhawa ang buhay. Pero dahil kay Mama, eto ang nangyari sa amin. Nasira ang pamilya ko, gumuho ang kabuhayan namin at naging basura ang buhay ko. At sa gabing yon ng aking buhay, Papa Dudut, ay ninais ko na lang sana na hindi na lang ako magising para mawala na ang sakit na aking nararamdaman. Sa pagising ko, Papa Dudut, ay tanging kumot lamang ang nagtatakip sa aking katawan. Sobrang bigat ng ulo ko at hindi ko na alam kung nasaan na ang taong gumawa sa akin ng kamunduhang yon. Halos hindi ko maigalaw ang aking buong katawan pero pilit kong nilalabanan yon para makaalis na ako. Nang kunin ko na nga ang damit ko ay may nakita kong 1,000 piso na nakalagay sa ibabaw ng unan. Halos mapaluha ako, Papa Dudut. Totoo bang 1,000 lamang ang halaga ko? Ganon na nga lang ba ako kadaling iwanan? Pag-uwi ko ng bahay ay nakita ako ni Papa. Napansin niya ang namumugto kong mga mata. Anak, saan ka naman ba nang galing? Hindi ka na naman umuwi kagabi, ang sabi niya sa akin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kasama ko po ang mga kaibigan ko pa. Malumanay na sagot ko sa kanya. Batid ni Papa na may mabigat akong pinagdadaanan, Papa Dudut, kaya
muli siyang nagtanong. Anak, okay ka lang ba talaga? Ang sabi niya. Oo naman pa. At saka huwag niyo na akong intindihin. Eto nga pala pa oh, pandagdag sa gamot ninyo. Alam ko naman na hirap na tayo ngayon eh. Hayaan niyo pa, mamaya ay maghahanap ako ng trabaho. Ang sabi ko dito. Anak, pasensya ka na ha. Hindi mo dapat nararanasan ang mga ganitong bagay. Dapat nag-aaral ka at nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang sabi ni Papa sa akin. Tama siya. Kung sana ay hindi kami nawala ng magandang buhay, marahil ay hindi ito nangyayari sa akin. Pero siguro na karma kami dahil sa ginawa ni Mama. Pa, wala na po tayong magagawa. Andito na to eh. Ang sabi ko naman dito. Hindi bali anak. Alam kong may katapusan din ang lahat ng ito. Ang sabi ni Papa na bahagya namang gumiti sa akin. Masakit ang katawan ko pero mas masakit ang makitang ganoon si Papa na wala na lang ako magawa para tulungan siya. Napag-isip-isip ko Papa Dudut na humanap ng trabaho. Sa edad kong 17 na hindi man lang nakatungtong ng kolehiyo, ay hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ang naghihintay sa akin. Hanggang sa makita ko ang isang night bar na nangangailangan ng waitress. Pagpasok ko pa lamang doon, Papa Dudut, ay bumungad na ang mga babaeng manipis sa mga kasuotan na kitang-kita ang kanilang mga kaluluwa. Ninais kong umalis na lamang doon at humanap ng ibang trabaho kaya lang may isang lalaking pumigil sa akin. Oh miss, mag-a-apply ka din ba? Ang tanong niya sa akin na nakangiti pa. Ah hindi po kuya, ang maikling sabi ko. Aalis na sana ako nang hinawakan niya ang aking braso. Sandali, magwe-waitress ka lang at hindi mo gagawin ang katulad ng mga yan. Ang sabi nito sabay turo ng babaeng nagsasayaw sa entablado at pinapanood ng mga kalalakihan. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Ang sabi nitong muli sa akin. Opo, tugon ko naman. Halika na at magsisimula ka ng trabaho ngayon. Ang sabi nito sa akin. Sumunod ako sa kanya at hindi na tumanggi pa Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagpayag kong yon pero ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makahanap ng pera para kay Papa. Tama ang sabi ni Boss Papa Dudut. Waitress lang ako doon at hindi ganoon kaikli ang suot ko. Hindi din ako nagpapatibol dahil ayoko din. Dalawang buwan din akong nasanay sa ganoong setup ng aking buhay hanggang sa maramdaman ko na lamang na may nagbabago sa aking katawan. Mabilis na akong mapagod at minsan pa nga ay nakakaramdam ako ng hilo at pagsusuka. Natatakot ako na baka may sakit ako pero higit pa pala sa sakit ang dadanasin ko. Minabuti ko magpunta sa ospital at magpatingin. Dok, ano nga ba ang sakit ko? Bakit ba ako laging nahihilo at nagsusuka? Malala na po ba ang sakit ko? Ang sunod-sunod kong tanong sa doktor. Iha, wala ka bang mga magulang? Ang tanong nito sa akin. Meron po dok, yung papa ko po nakasama ko po sa bahay. Ang sagot ko sa kanya. Gusto ko din siyang makausap sa kalagayan mo. Ang sabi nito. Dok, bakit po ba? Malala na ba ang sakit ko? Ang tanong ko dito. Iha, minor de edad ka pa lang at ikaw ay nagdadalang tao. Buntis ka, iha. Halos mahimatay ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at pagkatapos kong marinig ang mga pangyayaring yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung kailan bumabangon pa lang ako, eto na naman ngayon ang darating. Dok, sigurado po ba kayo dyan?
baka nagkakamali lang po kayo. Ang sabi ko pa sa kanya, iha, hindi ako pwede magkamali. Kaya ka nakakaramdam ng hilo at pagsusuka at mabilis kang mapagod dahil buntis ka. Sino ba ang ama ng dinadala mo? Ang tanong nito sa akin. Hindi ko alam kung ano nga ba ang isasagot ko kaya tumakbo na lamang ako palabas ng klinik niya at humagulhol palabas. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kung kailan gusto ko ng magbagong buhay para kay Papa ay eto pa ang nangyayari. Naalala ko ang pagsasamantala ng lalaking yon at pilit kong inaalala ang kanyang mukha pero wala talaga. Umuwi na ako ng bahay at nadatnang ko si Papa na nakatingin na naman sa malayo. Mano po pa? Ang sabi ko, sabay kuhan ng kanyang mga kamay para magmano. O anak, bakit namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Ang tanong nito sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya na ako ay umiiyak dahil nalaman kong 2 buwan na pala akong buntis? Ah, wala pa? Napuwing lang po ako kanina? Maalikabok po kasi sa labas eh. Ang sagot ko na alam ko namang hindi talaga kapani-paniwala. Ah, basta kapag may problema ka anak ha, sabihin mo lang sa akin. Nandito lang naman ako at makikinig sa'yo. Ang sabi ni Papa. Hindi ko alam kung ano ba ang nag-udyok sa akin para yakapin siya. Niyakap ko nga si Papa ng mahigpit at napahagulhol na lamang ako sa pag-iyak. O anak, akala ko ba hindi ka umiiyak at napuwing ka lang? Ang sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita at niyakap ko lang si Papa. Naramdaman ko ang pangangayayat ng kanyang katawan pero habang yakap ko siya ay naramdaman ko na para bang gumaan ang loob ko at sa sandaling nasa bisig ako ni Papa ay nawala ang aking problema. Patuloy pa rin akong nagtrabaho sa club, Papa Dudut. Nang mapansin ako ni Esther, ang isa ko ding kasamahan. Oy nene, bakit parang tumataba ka ata? Ang sabi nito sa akin. Ngumiti lang ako. Nene, buntis ka ba? Ang sabi nito sa akin. Hindi ko alam, Papa Dudut, ang isasagot ko sa kanya. Kung ako sa'yo, huwag mong ituloy ang pagbubuntis. Kung wala din naman niyang ama, kawawa din naman ang bata paglaki niya. Ang sabi niya sa akin. Napaisip ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Baka yon ang magiging dahilan para nang sa ganoon ay mapagaan ang buhay ko. Ate, may alam ka ba? Ang sabi ko sa kanya. Oo ne, doon sa amin, maraming gumagawa noon. Ilang buwan na ba? Ang tanong nito. 2 buwan pa lang ate. Ang tugon ko naman. Naku, tamang-tama yan, di mahirap tanggalin yan. Kung gusto mo, bukas sa bukas din, sasamahan kita. Ang sabi niya sa akin. Sige ate, salamat ha. Ang sabi ko sa kanya. Pero alam ba ng tatay nang dinadala mo ang gagawin mong yan? Ang sabing muli niya sa akin na tila baga interesado sa aking buhay. Ate kasi, hindi ko alam kung sino ang tatay. Ang sabi ko sa kanya. Paano hindi mo alam? Ang tanong niya. Lasing na lasing kasi ako noon eh, tapos may lalaki nagdala sa akin sa hotel. Tapos hindi ko na alam kung anong nangyari. Sa sobrang kalasingan ko, hindi ko matandaan ang itsura niya. Pinagsamantalahan niya ako ate. Ang halos mangiyak-ngiyak na sabi ko kay Ate Esther. Hay naku neng, alam mo naman ang mga lalaki, pare-pareho ang mga yan. Dahil pagkatapos kang pagsawaan, itatapong ka lang. Mabuti pala talaga na gawin mo yun. Kawawa din naman kasi siya na masisilayan niyang mundo na walang kinikilalang ama at saka ang bata-bata mo pa. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Ang sabi niya sa akin. Mabait naman si Ate Esther pero nakikita kong wala siyang pagmamalasakit sa akin. Siguro meron pero hindi totoo. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kundi ang sundin ang payo niya. Ayokong mahirapan ako, Papa Dudut, at tama nga naman siya. Kawawa ang batang dinadala ko kung wala siyang kikilalaning ama. Minabuti kong hindi pumasok kinabukasan na tagpaalam ako kay Boss Arvin. At agad naman itong pumayag. Nang makarating na kami ni Ate Esther sa lugar kung saan ay gagawin ang pagtanggal ng bata, ay nakaramdam ako ng takot. Nakatira siya sa isang maliit na barong-barong
may gunting, may guwantes at kung ano-anong dahon ang nakalagay sa mga lamesa at pinahiga niya ako. O iha, huwag kang matakot ha. Mabilis lang to. Konting sakit lang to, tapos mawawala din agad. Ate Esther, dito ka lang ha, ang sabi ko sa kanya. Neneng, kaya mo yan. Yose lang ako sa labas. Ang sabi naman nito at malakas ang kabog ng dibdib ko, Papa Dudut. Sobra akong natatakot at tama bang ginagawa ko? Hindi ko ba ito pagsisisihan sa bandang huli? Ang sunod-sunod na tanong ko sa aking sarili. O iha, inumin mo muna ito ha. Ang sabi ng matandang yon na siguro nga ay mga nasa edad 60 habang humihit-hit pa siya ng tabako. Bigla ko naalala si Papa. At nang inumin ko na sana ang laman ng basong yon ay bigla ko itong natabig at natapon. Marahil ay sinyalis na mali ang ginagawa ko. Manang, hindi ko na po ipapalaglag ang bata. Ang sabi ko sa kanya sabay alis. Tinawag ako ni Ate Esther pero hindi na ako lumingon pa at habang naglalakad ako papalayo sa lugar na yon ay iyak ako ng iyak. Pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Naalala ko si Papa. At doon ko napagtanto, Papa Dudut, na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Papa ang lahat ng nangyari sa akin. Kaya naman minabuti kong siya na mismo makapansin ang unti-unting paglaki ng tiyan ko. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa bar para nang sa ganoon ay matustusan ko pa rin ang pangangailangan namin. Anak, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ang tanong nito sa akin. Papa, sorry po. Buntis po ako, ang sabi ko sa kanya. Nakita ko ang pangingilid ng luha ni Papa. Anak, sino ang ama? Kailan pa? Ang sabi nito at ramdam ko ang pagkagulat ni Papa sa mga nangyari. Papa, hindi ko po alam kung sino eh. Pinagsamantalahan po ako nang malasing ako. Pilit ko siyang pinigilan pero nangyari pa rin ang gusto niyang mangyari. Papa, sorry. Umiiyak kong sabi sa kanya. Anak, ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo. Dahil napabayaan kita. Dahil na rin sa sitwasyon ko. Ako ang dapat na nagtatrabaho para sa atin, para mabigyan ka ng magandang kinabukasan, pero ano? Ako itong pabigat at walang kwentang ama. Ang sabi ni Papa na noon ay umiiyak na rin. Papa, huwag mong sabihin yan. Ginawa mo ang lahat para sa pamilya natin. Hindi ka nagkulang, Papa. Ang sabi ko naman dito. Anak, kung hindi ako nagkulang, hindi sana tayo iniwan ng mama mo. Marahil ay kasama pa rin natin siya ngayon. Bakit kasi nagkasakit pa ako at nawala ng trabaho? Ang sabi ni Papa at nakita ko sa kanya, Papa Dudut, ang pangungulila kay Mama. Alam kong hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin siya na balang araw ay babalik si Mama at muli kaming magkakasama. Pero napaka-imposible nang mangyari yon. Isa pa ay hindi ko mapapatawad si Mama. Sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi kami makakarma ng ganito. Papa, patawarin mo ko. Hindi ko alam na mabubuo ang batang ito dahil sa kamunduhang ginawa ng lalaking yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa. At hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang bata. Kaya nag-decide akong ipalaglag siya pero hindi ko tinuloy dahil hindi ko kayang pumatay ng isang buhay. Dahil sa pagiging makasarili ko,
ang sabi ko kay Papa. Tumayo ito at lumapit sa akin. Anak, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Andito si Papa. Pubuhayin natin ang bata at hindi niya kailangang pagbayaran ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Bigyan natin siya ng pagkakataon na masilayan ang ganda ng buhay. Pero paano ko siya bubuhayin, Papa? Ang tanong ko dito. Anak, lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan at naniniwala ako na balang araw, mauunawaan din natin kung ano nga ba ang nais iparating sa atin ng tadhana. Pangako, kasama mo akong anak at hinding-hindi kita iiwanan. Ang sabi ni Papa. Tama ang sabi niya, Papa Dudut. Siguro nga sa akin ay ibinigay ito dahil may dahilan ng Diyos kung bakit ito nangyayari. At alam ko din na lahat ng ito ay kakayanin ko dahil kasama ko si Papa. Kaya naman mas lalo ko pang pinagbutihan ang trabaho ko dahil nadagdagan ang rason ko para magsumikap sa buhay. At yon ay dahil sa aking magiging anak. Okay ka lang ba, Trina? Ang tanong sa akin ni Boss RV nang minsang madatnan niya ako na nagpapahangin sa likod ng kusina ng bar. Oo sir. Sorry ha, medyo masama lang kasi yung amoy sa loob kaya lumabas muna ako. Ang sabi ko naman sa kanya. Sigurado ka ha at saka hindi mo na kailangan pa magtrabaho. Alam kong makakasama yan sa dinadala mo. Ang sabi naman niya sa akin. Sa totoo lang ay mabait naman itong si RV at tiyuhin niya pala ang mismong may-ari ng bar. At dahil sa wala siyang trabaho ay siya ang pinagbigyan para mamahala ng bar. Sir, kung hihinto ako sa pagtatrabaho, paano ko po bubuhayin ang anak ko? Paano ko maipapagamot si Papa? Walang-wala na kami ngayon, sir at ako na lang ang inaasahan ng aking pamilya. Ang sabi ko. Trina, pwede ka naman bumalik dito pagkatapos mong mga anak At saka kung gusto mo din, papahiramin kita ng pera. Ang pag-aalok niya sa akin. Naku sir, wala po akong ibabayad dyan. Ang sabi ko naman dito. Hindi naman kita sisingilin agad basta bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Ang sabi naman niya. Hindi ko alam Papa Dudut pero gusto kong pumayag sa gusto niya. Sige sir, kung mapilit po kayo kukunin ko na. Ang sabi ko naman dito na nakangiti. O tingnan mo, mas maganda ka kapag nakangiti ka, Trina. Ang sabi naman niya. Ewan ko ba pero bigla na lang bumilis ang pintig ng puso ko sa sinabi ni RV Papa Dudut. Kayo po talaga sir, marunong din po pala kayo mambola. Ang sabi ko sa kanya. Napapansin ko kasi na lagi na lang malayo ang tingin mo na para bang may malalim kang iniisip. Sa katunayan niyan, ngayon lang kitang nakitang ngumiti. Ang kwento nito sa akin. Masyado na kasing marami nangyayari sir at hindi ko alam kung paano ko bibigyan ng solusyon ang lahat. Para kasing sunod-sunod ang problema. Minsan nga hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sabi ko naman. Tinapik niya ako sa balikat. Alam mo Trina, lahat ng bagay may katapusan. At lahat na nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Halos parehong pareho sila ng sinabi ni Papa. Nang makakwentuhan ko si Boss RV ay mas lalo ko pa siyang nakilala. Panganay pala siya sa apat na magkakapatid at hindi na siya nakapagkulehiyo dahil mas inuna niya muna ang patapusin ang pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Wala na silang mga magulang dahil parehong namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente habang sila ay nagdi-deliver ng furniture. Doon ay nabangga ang service nilang jeep. Kaya naman mag-isa na lamang na tinataguyod ni RV ang kanyang mga kapatid at sa tulong na rin ang kanyang mga kamag-anak. Nakabango naman sila kahit papaano. Mas lalo pang napadalas ang
pakikipagkwentuhan naman ni RV. Hanggang sa nakikita ko na lamang ang sarili ko na nakangiti dahil sa kanya. At hindi ko na nga namamalayan, Papa Dudut, na ako pala ay unti-unti nang nahuhulog sa kanya. Hindi na nga ako nakapasok sa bar, Papa Dudut, dahil sa aking pagdadalang tao. Pero magkaganon pa man ay lagi akong pinupuntahan ni RV. Lagi siyang may dalang prutas at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang ipinapakita sa akin, pero natutuwa ako, Papa Dudut, at ramdam kong espesyal ako sa kanya. Hanggang sa nanganak na nga ako ng isang baby boy na pinangalanan kong Matthew. Ang gwapo naman ng apo ko, ang sabi sa akin ni Papa. Nakita ko ang galak sa kanyang mga mata, Papa Dudut. Papa, paano ko siya bubuhayin? Ang tanong ko kay Papa. Anak, huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga ay healthy ang anak mo, ang sabi pa ni Papa. Hanggang kailan magiging okay pa? Hindi ako nakapag-aral, kaya wala akong magandang kinabukasan na ibibigay sa kanya. Hinawakan ni Papa ang buhok ko at hinalikan ako sa noo ko. Anak naman, namumroblema ka na kaagad, dapat nga magsaya ka kasi may regalo sa iyo ngayon ng Diyos na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang sabi naman ni Papa sa akin. Bahagya akong sinilip ang aking anak. Noon ay napatulo ang luha ko. Dahil sa mura kong edad ay magiging ina na ako. Isang ina na walang magiging katuwang sa buhay. Pasalamat lang ako at andyan si Papa dahil kung wala siya ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Lumipas ang araw at buwan hanggang sa muli na ako nakabalik sa aking trabaho. Waiter pa rin ang naging trabaho ko sa gabi at si Papa ang nagtsatsagang nag-aalaga sa anak ko. Sabi ko sa kanya kapag nakaipon ako ay saka na lang ako kukuha ng kasambahay para may maging katuwang na rin siya sa pag-aalaga. Dahil ayoko din namang mapagod siya dahil sa kanyang sakit. Pero naging madalas ang pagkakasakit ng anak ko dahil sa kakulangan niya ng vitamins. Nahihiya naman akong humingi ng tulong kay RV dahil masyado na siyang maraming naibigay sa akin. Sumabay pa ang gamutan ni Papa. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang aking uunahin. Oy Neng, kung ako sa'yo, magpatibol ka na, ang sabi sa akin ni Ate Esther. Magpatibol? Ang pag-uulit ko ng tanong. Oo, yung bang sasamahan mo ang customer para uminom tapos ay makikipagkwentuhan ka sa kanila. Tapos pwede ka nang magpabayad ng malaking halaga. Hindi gaya sa pagiging waitress mo. Nako, hindi mabubuhay ang anak mo sa ganyan. Kung gusto mo nga pwede ka ding magpalabas sa mga yan. Pihado, pagkakaguluhan ka ng mga yan. Ang litanya ni Ate Esther sa akin. Napaisip ako, Papa Dudut, kung pwede ko kayang gawin yon. Pag-uwi ko ng bahay ay nakita kong bukas pa ang ilaw, kaya naman tinawag ko si Papa. Pa? Pa, nasan po kayo? Ang tawag ko dito. Nakita ko ang kwarto namin at narinig ko din ang iyak ng anak ko. Anak, nandito ako. Halika dito at kailangan nating itakbo ang anak mo sa ospital. Inaapoy siya, anak ng lagnat, ang sabi ni Papa. Dali-dali ko itong kinunguha at sinakay sa tricycle. Sa pagdating ko ng ospital ay doon ko nalaman na may butas pala ang puso ng anak ko. Halos gumuho ang mundo ko sa aking mga nalaman.
at hindi ko alam kung ano nga ba ang mangyayari sa akin. Basta ang iniisip ko lamang ay kung paano ko maisasalba ang buhay ng aking anak. Wala na akong ibang makakapitan kundi ang sarili ko lamang, Papa Dudut. Lumabas ako kasamang isang lalaking hindi ko kakilala, na alam ko naman kung ano ang habol sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya pumayag na lamang akong gawin niya ang lahat ng gusto niya sa akin, kapalit ng buhay ng anak ko. Naalala ko ang lalaking naging dahilan ng miserable kong buhay ay ang lalaking pinagsamantalahan ako. Hindi lang yun isang beses na nangyari. Isa, dalawa, tatlo at hindi ko na mabilang ang mga lalaking pinapayag kong paglaruan ng aking pagkababae para lang maisalba ko ang buhay ng aking anak. At hindi nga ako nabigo dahil unti-unti ay naresolba ang aking problema kahit ang kapalit nito ay ang pangliliit ko sa aking sarili. Papasok na ako sa bar nang makita ko si RV na nasa labas. Hi boss, ang bungad ko sa kanya. Trina, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Ang sabi nito na may pagdidiin. Ano bang sinasabi mo dyan boss? Ang pagmama ang maangan ko kahit na alam ko naman ang kanyang tinutukoy. Trina, hindi mo kailangan gawin yon. Sana nagsabi ka sa akin para matulungan kita. Ang sabi nito, masyado ka ng maraming naitulong RV at ayokong samantalahin yon. Ang sabi ko sa kanya, yan ba talagang dahilan mo o hinahanap-hanap mo ang ginagawa sa'yo ng lalaki? Nagpantig ang aking mga tenga at parang bagang binuhusan ako ng kumukulong tubig sa sobrang galit ko sa aking mga narinig. Wag na wag mong sasabihin yan sa akin dahil di mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam na gusto kong paliguan ng kumukulong tubig ang katawan ko para mawala ang pandidiri ko sa aking sarili. Tapos sasabihin mo yan sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi porket marami ka nang naitulong sa akin ay malakas na ang loob mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Ang sabi ko sa kanya, Trina, sorry, hindi ko naman sinasadya. Ayoko lang kasi na nakikita kitang may ibang kasama. Ayoko, Trina. Ang pagpapaliwanag niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan, RV. Ang sabi ko sa kanya, Trina, di mo nahahalata? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nagulat ako sa mga pinagtapat ni RV, Papa Dudut. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang ang pagmamalasakit niya sa akin at sa aking pamilya. Totoo ba itong naririnig ko, RV? Na mahal mo ko? RV? Wala akong kwentang babae, ang sabi ko sa kanya habang tumutulo na ang aking mga luha. Trina, wag na wag mong sasabihin yan. Hindi ka ganun. Minahal kita dahil nakita kong karapat dapat kang mahalin at gusto kitang alagaan. Sana pagbigyan mo akong gawin ang lahat ng yun, Trina, ang sabi nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat na isagot ko sa kanya. Naguguluhan ako sa mga nangyayari pero may kung ano sa aking puso na gusto kong subukan at maranasan kung paano ang mahalin. RV, kaya mo ba akong tanggapin? Dahil kapag pinili mo kong mahalin, kasama mo ding tatanggapin ang mga mahal ko sa buhay? Ang papa ko, ang anak ko. Handa ka ba sa lahat ng yon, RV? Ang sabi ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin, Papa Dudut, at hinalikan ako. Alam ko na ang sagot sa lahat ng katanungan ko. Sa mga halik ni RV ay naramdaman ko ang respeto at pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman sa aking sarili. At kung si RV nga ang kapalit ng lahat ng aking paghihirap, ay tatanggapin ko ng buong puso. Mabilis lumipas ang panahon at 4 na taon na si Matmat, Papa Dudut. Matagal na akong hindi pumasok sa bar dahil sa ayaw na rin ni RV. Nagsasama na kami sa iisang bubong, Papa Dudut, at syempre kasama si Papa. Wala akong naging problema kay RV dahil lahat ng kanyang pangako sa akin ay tinupad niya. Naging mabuti siyang ama kay Matthew at naging close din sila ni Papa. Ako naman ay gumagawa ng mga dessert na ibinebenta ko sa mga kakilala ko.
gustuhin ko man na bumalik sa pag-aaral ay hindi naman pwede dahil ayaw ko namang maiwan si Matmat kay Papa dahil sobrang likot ng anak ko at baka mapagod lamang si Papa. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang kaligayahang nararanasan ko pero hindi pa pala. Muling inatake si Papa ng sakit niya at napag-alaman naming mayroong komplikasyon ang kanyang kidney at kailangan ng kidney transplant ni Papa. Matagal na pala niyang iniinda ang kanyang sakit pero hindi niya sinasabi sa akin. Papa, huwag kang bibitaw ha. Laban ka Papa, huwag mo kong iiwanan. Ang sabi ko kay Papa habang hawak ko ang kamay niya. Nakahiga siya at naka-oxygen na ito. Anak, hindi naman kita iiwanan eh. Lagi lang naman nandito si Papa para sa iyo at kay Matmat. Ang sabi ni Papa na halos maghabol na ng hininga. Papa, utang na loob. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sabay pa nating palalakihin si Matmat. At saka nangako ka sa kanya na ikaw ang maghahatid sa kanya sa unang pasok niya sa school. Kaya Papa, huwag mong sabihin yan. Iyak na ako Papa Dudut at hindi ko pa rin tanggap kung mawawala si Papa. Anak, hindi ko na kaya. Patawarin mo ko anak ha. Sa lahat ng mga pagkakamali ko at kakulangan ko sa'yo. Ang sabi ni Papa, maya-maya pa nga ay bumukas na ang pintuan at nagulat ako sa aking mga nakita. Si Mama, daladalang isang bag at napansin ko ang pagbagsak ng katawan nito at halos hindi ko na siya makilala. Marahil ay dahil sa sobrang tagal na rin ang panahon mula nang kami ay iwanan niya. Pa, sorry. Ngayon lang ako nakabalik. Nalaman ko na nandito ka ngayon, kaya nagpunta ka agad ako. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali ko. Ang iyak ng si Mama. Habang yakap nito si Papa. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nandito ka na at may makakatuwang na ang anak natin sa pagpapalaki sa ating apo. Ang sabi ni Papa, patawarin mo sana ako. Ang maikling sabi naman ni Mama, matagal na kitang napatawad. At lahat ng mga nangyari ay tapos na dahil mas nanaig ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Kayo na mga anak natin at sana'y maging maayos na kayo. Anak, magsimula kayong muli at huwag mong pababayaan ang mama mo. Mahal kita anak. Mahal na mahal ka ni Papa. At yun na nga Papa Dudut ang kahuli-hulihang salitang binitawan ni Papa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Na hindi ko na siya makikitang nakikipaglaro kay Matmat. Sa tuwing maaga itong nagigising, wala na akong kasabay na magkape tuwing umaga at wala na rin akong takbuhan sa tuwing ako ay may problema. Pero kahit ganoon ang nangyari ay mananatili pa rin ang mga pangaral ni Papa sa akin na huwag susuko sa buhay dahil lahat ng problema ay may dahilan. Na balang araw ay magiging daan para maging matatag tayo. Ang hindi ko alam ngayon Papa Dudut ay kung paano ko muling tatanggapin si Mama. Gayong sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng ginawa niya sa amin. Kaya ko pa nga ba siyang patawarin? Gayong eto ang ipinangako ko kay Papa. Ano ang gagawin ko? Kaya ko pa nga bang tanggapin ang taong sumira ng aking buhay? Pagkatapos ng isang linggo Papa Dudut ay hinatid na namin sa kanyang huling hantungan si Papa. Sobrang bigat sa dibdib na mawalan ka ng taong minamahal mo. Akala ko'y wala nang masasakit pa doon pero nagkamali ako. Dahil mas masakit pala na makita ang taong sumira sa buhay mo. Anak, kumain ka na ba? Ang tanong sa akin ni Mama pagdating ko ng bahay. Kumain na ako. Maigli kong tugon sa kanya. Pinatulog ko na nga pala si Matmat. Kanina ka pa niyang hinihintay, ang sabi ni Mama. Alam kong gumagawa lang ito ng dahilan para makipag-usap. Paulit-ulit yun na eksena Papa Dudut. Napapagod na akong tiisin na araw-araw ko siyang nakikita. Mahal,
hindi mo ba talaga mapapatawad ang mama mo? Ang tanong sa akin ni RV nang minsan kaming kumain sa labas. Alam mo naman ang sagot ko dyan, hindi ba? Mahirap ang magtiwala tapos eh bigla na lang sisirain. Ayoko sa mga ganong tao. Ang sabi ko sa kanya. Nakita ko na parang balisa si RV kapag tungkol sa pagpapatawad ang aming pinag-uusapan. Bigla tuloy akong nagkaroon ng kutob na baka may iba siya. Eh paano kung may magawa akong kasalanan, mahal? Hindi mo rin ba ako mapapatawad? Ang tanong niya sa akin. Aba syempre naman. Alam mo, mahal, napakahirap naman ng magpatawad. Lalo na kapag malaki ang naging kasalanan sa iyo ng tao. At lalong-lalo na kung ang kasalanan ito ay nakakaapekto sa buong buhay mo. Ang litanya ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita pa at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagkain. At dahil nga sa kutob ko ay nagpunta ako sa bar na pinagtatrabahuhan nito. Hindi ko pinaalam na nandun ako, pero nabigo ako na makita na may iba si RV kaya naman umuwi na lamang ako. Hanggang sa nakita ko ang tito niya. O Trina, bakit hindi ka pumasok sa loob? Ang tanong ng tito niya. Minsan ko lang itong nakilala noong binyag ni Matmat dahil sa sobra daw itong abala sa kanyang negosyo at isa na rito ang bar. Ah, hindi po tito. Graduate na po ako sa mga ganyan. Ang sabi ko naman sa kanya. Eh, papasok ka lang naman doon at kakain eh. Ikaw talaga. At saka malaki ng pinagbago mo. Hindi talaga ako makapaniwala na mahahanap ka ni RV. Ang sabi nito sa akin. Napakunot noo ako dahil sa sinabi niyang hinanap ako ni RV. Hinanap? Saan tito? Ang sabi ko naman sa kanya. Nako, dati pa kasi nung hindi pa kayo nagkakilala, eh sinusundan-sundan kanya sa bar na madalas ninyong puntahan ang mga kaibigan mo. Madalas ka daw niyang makitang lasing at saka ang sungit-sungit mo daw. Kaya nga pinayuhan ko na kung hindi ka madaan sa santong dasalan, dapat ay daanin ka sa santong paspasan. Kaya naman yun, nakagawa ng paraan. Aba, kalain mo ha, nakuha niya rin pala ang gusto niya. Mana talaga sa akin yun. Ang pagkukwento niya. Nagtataka pa rin ako at hindi ko din maunawaan ang sinasabi niya sa akin. Kaya naman muli akong nagtanong. Ano po bang nangyari noon tito? Ang sabi ko sa kanya. Kasama niya ako nung hinatid kanya sa hotel. Hindi na ata nakapagpigil kaya yun. Umayag ka naman daw kaya naman ginawa na niya at pagkatapos nun ay hinanap ka niya. Tapos yun, nakita ka nga niya na nangangailangan ka ng trabaho kaya pinapasok ka niya rito. Habang sinasabi ng tito niya ang lahat ng yun ay nabuo ko na ang lahat ng pangyayari. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, na ang taong sumira pala ng buhay ko ay walang iba kundi ang taong minahal at pinagkatiwalaan ko. Walang iba kundi si RV. Siya ang taong nagsamantala sa akin. At hindi ko maalis-alis sa isipan ko kung paano ko siya pinigilang gawin ang bagay na yon, pero ginawa pa rin niya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Bakit ganon, Papa Dudut? Lahat na lang ng taong minahal ko. Kung hindi ako iiwanan, ay lolokohin lang pala ako. Pinalipas ko ang araw. Kumuha ko ng tamang tiyempo para sabihin kay Arvin na alam ko na ang buong katotohanan. Hanggang sa yayain niya ako na magpunta sa Baguio para magbakasyon ng isang araw. Agad naman akong pumayag. Mahal, kaya kita dinala dito dahil may gusto sana akong tanungin sa iyo eh. Ang sabi niya sa akin. Ano yun, mahal? Ang tanong ko naman.
Mahal na mahal kita, Trina, at wala na akong mamahalin pang iba kundi ikaw. Will you marry me? Ang sabi nito sabay luhod sa aking harapan. Sa ilalim ng mga bituin ay nagtapat ng buong pag-ibig sa akin si RV. Gustong gusto kong sabihin na pumapayag na akong pakasalan siya, pero mas nanaig ang katotohanan ng gusto kong mismong malaman mula sa kanya. RV? Mahal mo ba talaga ako? Ang tanong ko sa kanya. Oo naman, Trina, mahal na mahal kita. Ang sagot naman ito. Gusto kong malaman ang katotohanan, RV. Ang sabi ko sa kanya. Anong sinasabi mo, Trina? Hindi kita maintindihan? Ang sabi naman ito na puno ng pagtataka. RV? Ikaw ba ang lalaking nagsamantala sa akin? Noong nalasing ako 6 taon nang nakakaraan? At ikaw rin ba ang tatay ni Matmat? Ang sabi ko dito. Tumayo si RV mula sa pagkakaluhod at niyakap niya ako. Trina? Oo, ako yun. Trina, sorry. Nagawa ko lang yun dahil sa sobra kong pagmamahal sa'yo. Sana mapatawad mo ako, Trina. Ang sabi nito sa akin. Bakit ginawa mo akong lukohin, RV? Sa lahat ng tao, bakit ikaw pa? Akala ko iba ka sa lahat. Pero pareho lang pala kayo ni Mama. Ang sabi ko dito na halos mangiyak-ngiyak na. Nakita ko ang unti-unti ding pagtulo ng mga luha ni RV, Papa Dudut. Trina, hindi kita niloko at wala akong balak na itago ito sa iyo habang buhay. Umahanap lang ako ng tiyempo. Ang sabi ko naman dito. Tiyempo, RV? Niyayaya mo akong magpakasal pero marami kang tinatago sa akin. Anong klaseng pagmamahal yan? Ang sabi ko dito. Trina, mahal kita at sana maintindihan mo na ginawa ko ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal. Ang sabi naman ito sa akin. Kaya pala ganun na lamang ang pagmamalasakit mo sa amin ni Matmat kasi tunay mo din siyang anak. Grabe ka, RV. Niloko mo lang ako at ang sakit-sakit dahil sobra kitang mahal. Trina, patawarin mo na ako. Sana maintindihan mo ko. Mahal kita at gagawin kong lahat para sa'yo. Ang sabi naman ito sa akin. RV, gusto ko munang lumayo kami ni Matmat. Ang gusto ko, huwag ka muna magpakita sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Habang papalayo ako, Papa Dudut, ay siya rin naman ang pag-agos ng luha ko. Ang sakit-sakit sa kalooban ng taong minamahal mo, ang taong pinagkatiwalaan mo, ay ang taong nanloko din pala sa'yo. Mahal ko si RV, Papa Dudut, pero alam kong dapat ko rin naman itong gawin para sa sarili ko. May mga bagay talaga na hindi mo maunawaan kung hindi mo susubukan. Kinausap ako ng tito ni RV at sinabi niyang lahat ng sakripisyo ni RV para lang mahanap ako. Binalikan kanya ng gabing yon. Pero wala ka na. Nagsisi siya kung bakit niya nagawa yon. Gusto niyang bumawi kaya nakiusap siya sa akin na tulungan ka daw. Hanggang sa mahanap nga kita at nagpapasok sa akin si RV dito sa bar kung saan ay mas malapit ang iyong tirahan. Sorry po pero hindi ko po alam kung paano ko siya mapapatawad dito. Ang sabi ko naman. Sana ibuksan mo ang puso mo para sa muling pagpapatawad kay RV dahil mahal na mahal ka noon. Ang sabi sa akin ng tito niya. Gusto ko nang maniwala pero nahihirapan ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Isang gabi ay may tumawag sa akin, mga bandang alas 12 na yon, Papa Dudut. Hello?
Sino po sila? Ang tanong ko at isang lalaki ang sumagot. Ito ba si Katrina? Ang sabi ng lalaking nasa kabilang linya. Opo, sino po ba sila? Ang tanong ko. Ma'am, kasamahan po ko ni Sir RV sa bar. Nabaril po si Sir kanina ng isang customer kasi nagwala. Pinigilan po niya pero siya po ang tinamaan. Tinakbo po namin siya sa ospital ngayon. Ang sabi niya sa akin. Kinabahan na ako, Papa Dudut, at halos mapaluha na naman ako sa aking mga nalaman. Nagpaalam ako kay Mama at tumungo na sa ospital. Agaw buhay na si Arvin ang maabutan ko. Dok, gawin niyo po ang lahat para makaligtas ang asawa ko, ang sabi ko sa doktor. Misis, tatapatin ko na po kayo. Matindi po ang natamo ng asawa ninyo sa kanyang dibdib, kaya ang may papayo ko lang sa inyo ay magdasal. Hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na yon, Papa Dudut. Kaya naman bigla ko naalala ang sabi sa akin ni Papa na lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyayari. Pumunta ako sa chapel sa loob ng ospital para magdasal. Diyos ko, pagalingin niyo po sana si RV at tatanggapin ko po siyang muli at patatawarin. Minsan lang po ako humingi ng tulong sa inyo kaya sana mapagbigyan niyo po sana ako. Panginoon, nagsusumamo po ako sa inyo. Makalipas nga ang ilang oras, Papa Dudut, ay parabang isang himala na nagising si RV. Nakita ko siya at lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Hanggang sa magkamalay na nga siya. Mahal, ang mahina niyang sabi sa akin. Mahal, mabuti naman at nagising ka na, ang sabi ko sa kanya. Mahal, sorry, patawarin mo ko ha, ang sabi nito. Niyakap ko siya, Papa Dudut, at naramdaman ko palang kayang manaig ng pag-ibig kesa sa galit. Pinapatawad na kita, RV. Kalimutan na lang natin ang lahat at magsimula tayong muli. Mahal na mahal kita, RV. At doon pala sa tanong mo, gusto kong sumagot ng I do. Pakakasalan kita, RV, ang sabi ko sa kanya. Unti-unting sumilay ang mga ngiti nito. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na nakakagaan pala sa loob ang magpatawad at palayain ng iyong galit at masipaglaban ang pagmamahalan. Alam kong eto na nga, Papa Dudut, ang simula ng aming pagbabago. Muli na nga bumalik ang lahat sa dati sa pagitan namin ni RV. Ngunit may isang tao pa akong gustong bigyan ng kapatawaran. Mahal, alam mo, laging nagpapakwento yan si Mama sa akin tungkol sa'yo. Tapos lagi din siyang naiiyak sa tuwing nalalaman niya ang lahat ng mga pinagdadaanan mo. Ang kwento sa akin ni RV. Kaya ko na kaya siyang tanggaping muli, mahal? Ang sabi ko sa kanya. Mahal, kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, tayo pa kayang mga nilalang niya? Nagawa mo nga akong patawarin, kaya alam kong magagawa mo din siyang patawarin. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan muli ang puso mo. Tama si RV, Papa Dudut. Kung siya ay napatawad ko, bakit hindi ko magawa sa sarili kong ina? Kaya naman ginawa ko ang lahat upang magkausap kami ni Mama. Tamang-tama dahil kaarawan niya kinabukasan. Laking gulat na lang ni Mama nang may mga nakahanda na sa lamesa at may cake pa siya na nakalagay ang Happy Birthday, Mama. We love you. Happy Birthday, Lola! Ang sigaw ng anak ko kay Mama. Happy Birthday, Mama!
ang sabi ko sa kanya. Umiyak si Mama Papa Dudut. Lumuhod siya sa harap at nagsumamo para sa aking kapatawaran. Mama, tumayo ka na nga dyan dahil hindi mo na kailangan gawin pa yan, ang sabi ko dito. Inawakan ko ang mga kamay ni Mama at niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit. Namiss kita, Ma, ang sabi ko sa kanya. Anak, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa ko. Alam ko na kasalanan ko ang lahat ng mga nangyari. Sana ay mapatawad mo ko, anak. Ang paulit-ulit na sabi ni Mama habang iyak ng iyak. Ma, alam kong masyadong maraming nangyari noong nakaraan kaya sana gusto kong kalimutan na lamang ang lahat, ang sabi ko kay Mama. I love you, anak, ang tugon ni Mama sa akin habang nagpupunas ito ng kanyang luha. I love you, Mama. O tara, kain na tayo at kanina pang gusto ni Matmat na kainin yung cake ninyo, ang sabi ko kay Mama. Sobrang saya talagang magpatawad, Papa Dudut. Parabagang nabunutan ako ng isang malaking tinig sa dibdib at naging mas masaya ako at naging malaya ako sa galit. Proud ako sa iyo, mahal, at maswerte kami dahil napatawad mo kami ng mama mo, ang sabi ni RV sa akin. Mahal na mahal din kita, RV, at alam kong wala akong hindi kayang gawin basta nandiyan ka lang. Kayo ni Matmat at ni Mama. Kayo ang lakas ko na gagamitin ko sa pagharap sa marami pang mga pagsubok. Alam kong mas marami pang mga mabibigat na suliranin ang kakaharapin ko at alam kong kayang-kaya ko ito. Ang lahat ng yon dahil buong-buo na ako. At dahil yon sa aking pagpapatawad. Halos isang dekada na rin ang nakakalipas, Papa Dudut. At sariwa pa rin sa aking alaala ang mga nangyari at ang aking mga napagdaanan. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni RV kasama ang aming tatlong mga anak na sina Corinne, Ralph at Matthew. Nagtatrabaho ang aking asawa na si RV sa Dubai bilang isang waiter at ngayong Pasko nga ay umuwi siya para dito na ipagpatuloy ang aming negosyong bigasan. Si Mama naman ay sigurado akong masaya na silang nagde-date ni Papa sa langit at payapa na rin ngayon dahil natanggap na niya ang aking kapatawaran. Sa dami ng mga naranasan ko, mga bagay na akala ko ay sa pelikula ko lang makikita, isa lang ang aking natutunan. Dapat ay matuto tayong magpatawad, anuman ang kasalanan na nagawa sa atin ng isang tao. Ang dapat nating gawin ay ipasa Diyos ito. Oo nga, at mahirap ang magpatawad, lalo na kung mabigat ang kasalanang nagawa sa atin ng isang tao. Pero tao lang tayo. Hindi tayo perpekto at nakakagawa ng maraming pagkakasala. Kung ang Diyos nga napatawad tayo dahil sa ating mga kasalanan, tayo pa kaya? Huwag nating hintayin na pagsisihan ang lahat bago po natin ibigay ang ating kapatawaran. Mas nakakagaan ng loob at mas buo kang haharap sa pagsubok kung ikaw ay marunong magpatawad. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagpapaunlak ninyo sa akin na maibahagi ang aking kwento ng buhay at naway nakapulot ng aral ang ating mga kabarangay sa ating kwento. More power sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang ang inyong kapuso at kabarangay, Trina. Makakarma din siya at hindi ko siya kayang patawarin. Yan po ang ilan lamang sa mga salitang madalas nating sabihin sa mga taong nakakagawa sa atin ng kasalanan. Lalo na kung sobrang bigat ng ginawa nila. Kung ano-ano na lamang ang mga masasakit na salitang nasasabi natin dahil sa ating pong galit. Pero hindi po ba't mas masarap sa kalooban ang magpatawad? Mas nakakagaan ng loob at mas nakakahinga ka ng maluwag kung ikaw ay hindi nagkikimkim ng sama ng loob sa inyong kapwa, lalo na sa taong mahal mo.
Huwag sana nating hintayin na mahuli ang lahat bago pa tayo magpatawad. Naway sana'y mas mamayani ang pag-ibig kesa sa sama ng loob para mas maging masaya at payapa ang buhay. Ang Barangay Love Stories ngayong araw ay sa direksyon ni Marie Eden Soriano. Ang ating theme song naman ay inawit ni Joe Peril, ni JB Ramos at ni Maestro Jimmy Jurado. Ang Alaala. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.